Naaralan na raw ng ating pamahalaan ang tulong na ibibigay sa mga OFW sa Hong Kong na sinibak at nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa surge ng COVID-19 cases doon dulot ng Omicron variant. Magbabalita si Jen Kalimon. Punuan na ang mga ospital sa Hong Kong kasunod ng COVID-19 Omicron variant crisis doon. Ang ilang may sakit sa labas na ng ospital ginagamot kasama sa nagkakasakit ang ilang Pilipino. Ang masaklap, sinisanti pa raw ang ilan sa kanila. Sa tala ng migrante Hong Kong, nasa 20 OFW na ang bigla na lamang sinibak sa trabaho matapos mahawaan ng COVID-19. Kung wala ka agad makausap na kaibigan o makita makilala na makakapag-endorse sa'yo para mabigyan ka ng tulong, ano talaga, yung iba, hopeless ang magiging kalagayan ng mga kababayan natin. Kasi sa totoo lang naman, ang mga ospital ngayon, puno. Ang ilang nasisante, wala nang matutuluyan. Kaya tinitiis nila ang malamig na panahon at kung minsan ay nakabilad pa sa initan sa mga pampublikong lugar. Ang OFW na si Lori Lai, ramdam daw na tila pinandidirihan at sinisisi silang mga Pinoy sa pagsipa ng mga kaso. Magpapabaksin dapat ako nun. Tapos dun sa tila, sa harapan ko may magnanay doon na kalahi nila. Tapos parang ginanyan ako ng nanay na parang sinabi niya sa salita nila na huwag kang lumapit. Ganun ang ginawa. So ako kahit hindi ko naiintindihan yung salita nila, nararamdaman ko. Ang pinag-iingitan kasi nila is yung mga helper. Kasi kami meron kami dito yung mga swab test talaga na helper na mandatory, unlike sa kanila. Sinasabi ng government na hindi allowed sa mga helper. Pero sila, nagpapagathering sila. Kahapon, sumampa sa higit 7,000 ang bagong kaso sa Hong Kong. Halos 1,000 agad ang diferensya ng pagtaas sa loob lamang ng isang araw. Higit kumulang 217,000 ang mga Pilipino ngayon sa Hong Kong. Nakaramihan ay nagtatrabaho bilang mga domestic helper. 28 sa kanila ang nagka-COVID. 5 ang gumaling na at ang 3 sa kanila, balik trabaho na. Sabi naman ng palasyo, magbibigay ng cash assistance at iba pang tulong ang DOLE sa mga OFWs doon. Sabi rin ng DOLE, nakikipag-ugnayan na rin ang ating overseas office sa Hong Kong para sa koordinasyon ng mga nagpositibong OFWs, pati na kung saan isolation facility sila pwedeng pumunta. Para sa 1PH, Jen Kalimon, News 5.